Oh, ayan. Ayan, nakasulatan yan. Ayan, pirmahan nyo yan. 20% ang interest. Wala kaming intention magpag-a... Si tatay lang makakabangga mo niyan. Lalakad ulit tayo. Saan naman tayo pupunta? Kay Roda. Sa kanya kukunin yung pampipiansa ni Lola Tinding. Yo, what's up mga ka-idol? At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating updates, kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click bell notification para lagi kang updated sa mga video ang gagawin ko. At ayun nga mga ka-idol, ano bagong update para sa EPJ Batang Quiapo. At ito nga pong si mga magulang ni Mokang ay lumapit na kay Roda para isanla ang titulo ng kanilang bahay at lupa para gagamitin sa dibo nitong si Mokang. At makikita po natin na ito pala talagang si Roda, ang papel niya ay talagang matapupre. Ayan. At balik naman tayo sa grupo itong sila Supremo, kung saan ay hinikayat nila na sumapi sa kanilang grupo ang grupo ng mga tagatundo, na kung saan sila ang nag-hold up ng isang tindahan ng cellphone, at tagumpay naman nilang na-hold up to, at kaya nga nagkaroon ng interest si Supremo sa kanila kasi para sumapi sa kanilang grupo para ang grupo nila ay mas lumakas upang makasabay sila o makapaghiganti siya sa grupo nila Don Julio, na kung saan siya yung traitor sa kanya, kaya siya nakulong itong si Supremo. At balik naman tayo mga idol kay Tanggol. At sinabi nga niya na babalikan niya si Roda at doon siya kukuha ng pangpiyansa para sa kanyang lola, kasi nga siya naman daw yung dahilan ng pagkakabilanggo ng kanyang lola. Kaya abangan natin ang mga susunod na update mga ka-idol, kung ano ang mangyayari sa plano na gawin ni Tanggol kay Roda. Maraming salamat mga idol. Hanggang dito na lang muna ang ating update. Abangan ang mga susunod na update para sa Batang Quiapo. Maraming salamat. God bless. Peace out.